guys, ngayon kasama ko si Chanel. Nag-worry kasi ako, hindi ko alam kung matamlay siya dahil may men siya. So, ngayon dadalhin ko siya ngayon sa vet. Kasi talagang nag-worry ako. Hindi siya tumatayo, hindi siya kumakain. So, tingnan natin kung ano nangyari. O, tingnan nyo guys, o. Chanel? 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 Ayan. So, okay lang, idala ko muna siya sa vet para malaman kung ano talaga yung dahilan. Tunay na dahilan kung bakit siya matamlay, bakit hindi siya kumakain. Better to be safe than to be sorry, di ba? So, mas magandang malaman yung dahilan, malaman kung anong sakit niya. Ayun. As in talaga, hindi siya kumakain. So, ngayon, oras, yes, it's 1 p.m. It's January 21 p.m. So, pupunta kami ngayon sa vet. Kasi nga, for 1 month. Guys, kinukuhaanan siya ng dugo para sa CBC niya para makita kung talagang mababa na yung platelets niya and sana hopefully maging okay yung result. Yung ba yung nilalakad mo, ma'am? Sana? Huh? Hindi, sa CBC yun. Okay. Oo, oh, alam mo. Tap lang ang dugo mo. Para kayo nga yung ano. Dugo, dugo ba daw? Hindi naman dos. Yan na lang din natin. Channel, no? So, ayun, galing na kami sa vet. Ayun, pinapawisan ako sa sobra. Positive siya sa parasites, tatlo. So, eto guys, Doxypet yung nireseta ng vet natin. Kailangan mag-take ni Chanel ng 3 to 4 weeks daw. So, antibiotic po to para ma-cure yung parasites na nasa kanya. And this one is lisi beans. For the liver yan guys, para hindi masira yung liver nila, kakatik ng antibiotics. Pwede silang magsabay, 2 times a day yan. So, pwede silang magsabay ng antibiotics niya. Guys, kailangan may laman yung chan ha. And then, toprefolic C. Ayan, vitamin supplement para hindi siya maging anemic.
Kita nyo naman dyan na ferrosulfate. So, ito yung kit na ginamit. So, bali for parasites, to yung madidetect niya. So, kay Chanel, tatlong parasites yung na-detect niya, which is the Ehrlichia, Anaplasma, tsaka Babi parasite. So, sa next vlog natin, pag-uusapan natin kung ano yung mga parasites na yan at kung ano yung naidudulot nila sa mga four babies natin. So, yun, positive siya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko, pero kailangan daw yung askal sa bahay. Papatake din siya. Papatake din siya ng next guard. Kasi nga may askal kami sa bahay. So, ang sabi ng vet, siya yung source ng parasites. Kasi nga, minsan lumalabas. Kaya hindi maliwasan na gano'n. So, ayun. Sana umaling na si CK. Kasi sobrang tamlay niya talaga, guys. As in, hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam. Siya yung sumulot kay Gucci na tumamblay. So, mas okay na din yun na pinatest ko siya, pinacheck up ko siya, kesa yung nakaupo ako doon na nag-iisip kung ano yung dahilan ng pagkatamblay niya. Kasi hindi naman, kadalasan hindi naman talaga ganun na sobrang ano eh. So, okay na din. Magkakabawi din. Lesson learned na naman talaga yung mga nangyayari sa akin ngayon. So based on my experience, ito na naman yung ibabahagi kong kwento sa inyo. At sana may mga mapulot kayong aral dito sa mga nangyayari o na-experience ko na ganito para din sa kaligtasan ng ating mga four babies. So ayan po guys, si Chanel. Sana maging okay ka na. So ayan na, ipapatake na natin siya ng next guard. Papatake na natin siya ng next guard yung aspin natin sa bahay. Ayan, next guard. So, syempre, ni-prepare na ni Tita yung ipapatake kay Cookie. At ang ipapatake natin is Next Guard Spectra. O, diba? Bonggang Askal. By the way, itong Spectra po na to, itong Next Guard is parang chewable lang siya. Parang chocolate siya na pwedeng hati-hatiin. So, ipapatake na natin kay Cookie yung Next Guard. So, hindi kasi nahati-hati ni Tita, kaya kailangan hatiin muna. So, ayan, papatake na natin siya ng Next Guard. Kasi kailangan daw, sabi ng vet, para hindi sila hawa-hawa sa parasites. Kasi ang kawawa yung mga chow-chow natin. So, ganito ipatake yung next guard kung close naman kayo sa mga aso nyo. Hati-hatiin nyo siya sa gitna, guys. O yan, ang galing ni Tita! Ang galing niya magpatake, oh! Yan. Very good. Para mawala-wala nang iyong grapats. So, ayan. Galing magpa-take. So, ganyan po pala magpa-take ng askal. Pag masungit yung mga askal nyo. Nabulunan na ata eh. Wow. Maawa ka naman sa akin, sabi niya. Ayan, very good. So, ayun, tapos na. Sana mawala na ang... Ayan, oh, arte. Arte, oh. Ganyan palang itsura ng mga arte. Hi. Bakit? Parang galit ka naman sa akin, B. Ha? Parang galit ka naman sa akin, Cookie. Ang sama naman ng tingin mo. Hi? Bakit ganyan? Parang galit na galit ka, be? Oh, sorry na. Sorry na. Sorry na, Cookie. Sorry na, ah. Sorry na. Take lang naman yun eh, para mawala na yung garapata. Para hindi hawa-hawa, no? Ah. So, yan ang social na aspin natin. Nag-next guardian siya. Ayan. Sorry na. Okay na. Appear, Cookie. Appear.
O yan, tampo ka pa? Tampo ka, girl? Ayan, pati na pala tayo eh. Sorry. So ayun, thank you so much guys sa panonood at sana may mga napulot na naman kayong aral sa nangyari nito sa akin na nagka-blood parasitism na naman si Chanel pagkatapos ni Gucci. So kung may mga askal din po kayo sa bahay, kailangan nyo talaga silang ipatake ng pampatanggal ng garapata o diba bongga yung askal namin na next guardian. So ayun, sana kung may mga mangyari ganito sa inyo, huwag na kayong mag-hesitate na ipatake yung mga aspin nyo kasi dun po nakasalala yung kaligtasan ng mga may breed niyong aso o ng mga far babies natin. So, yun, babies din naman natin yung mga aspin. Kahit anong breed yan, kailangan pag-alaga mo, mahalin mo po, di ba? So, ayun guys, thank you so much and i-update ko po kayo kung magaling na si Chanel, kung naka-recover na sa pagka-blood parasitism niya and for Gucci, okay naman na blood parasitism niya. So, yun lamang guys, thank you so much until our next vlog about sa far babies. So, ayun lang mo guys. Thank you so much sa panonood. And comment down below kung may mga gaya din po kayo na nangyari sa akin. Or kung may mga kasama din po kayong askal sa bahay nyo. At kung ano po yung pinapatake nyo maliban sa next guard. Kasi mabigat din po sa bolso yung next guard. Tinanong ko kasi yung vet kung may mga mumurahin din ba na pagpatake ng aspin. So, ayun. Meron naman daw. Kaso, hindi siya nagtatagal. Kaya, ipikit mata na lang na ipatake yung next guard sa kanya. Okay? So, yun lang. Guys, thank you so much. Bye.